Maraming salamat po sa inyong time for this interview. First question po, paano niyo po nakilala si Jesus Christ? Okay. Sino pong mo? Sige. Paano nakilala? It was, na-observe ko lang yung older sister ko. It was one of those summers, tagal na, years ago, na nakita ko lang na she has been talking about Jesus, about Bible. Kasi siyempre, when you grow up into a family na hindi open ang Bible, it's something new. So, na-intrigue ako. Sabi ko, ano nangyari sa kapatid ko? And then, nagugustuhan ko yung mga sinasabi niya about Jesus, about the Bible. Yun. So, doon, naging curious ako. And then, she shared the gospel to me. Yun, that Jesus is the only Savior. I'm a sinner. I need to repent. Mga ganon. So, noon, naintindihan ko na, sabi ko, yeah, ito yung kailangan ko. I need salvation and only Jesus can save me. So, right then, I entrusted my life to Jesus and I trusted Him as my personal Lord and Savior. Sinimilong ng Jericho. I belong to a religious family. But just to say, nagkaroon sa aking isipan yung insecurity or paano if something happens to me, if I die, where would I go? So I began searching and it's good somebody shared to me the gospel in one campus fellowship. Mm-hmm. And so I came to know the Lord Jesus Christ as my Lord and Savior. Ano naman po yung masasabi niyo na circumstance or situation na masasabi niyo, ito po talaga yung time na naging follower po kayo ni Jesus Christ? Baby's first. Actually, nung bago pa akong Christian, siyempre, through learnings, mga Bible studies, na alam ko, pag naging Christian ka, follower ka dapat ni Jesus. Pero hindi pa yun ganun ka-clear to me. Basta, I'm developing my spiritual habits na noon, nagka-part-time na ganyan, pray, sharing the gospel. But it is only, few years forward. Hindi few years, many years forward actually, na nandito na ako sa Gospel Church of Manila. When I got myself involved in evangelism explosion, EV2, tapos yung the method of yung five fingers, heaven is a free gift, man is a sinner, God is holy, and then Jesus is my, died for my sins, paid the penalty for my sins, and then faith. Yun. So, nung naintindihan ko na yung mga yon, sabi ko parang, I want to do this. Na nagkaroon ako ng desire na firm up yung resolve ko to be a follower of Jesus. Kasi mas naintindihan ko na. Yun. So, it didn't matter na ang tagal-tagal. Ang tagal muna bago nangyari. Yun. Kasi before, it was vague to me. Ano ba talagang gagawin to be a follower of Jesus? Pero because of this learning, sa mga trainings na ginawa ng Gospel Church of Manila, na paulit-ulit. Yun. Sabi ko, bakit paulit-ulit? Pero yun nga, nakita ko na yung wisdom. Nakita ko na yung reason why it has to be repeated again and again. Kasi nga, para talagang ma-assimilate mo talaga yung how important it is to share the gospel, to be an ambassador for Christ, ganon. So yun, natutunan ko yung lahat dito nang nasa Gospel Church of Manila. And yun nga, because of the many trainings, the various trainings na kinandak ng GCM for the members, yun. So nagpapasalamat ako doon. Because of that, na-firm up yung resolve to be a follower of Jesus. Kami naman, magandang orientation namin as a family, my family. Kasi many of us have been serving the Lord through our respective churches. Mm. No? So, naka-implant sa amin yung verse na, as for me and my house, we will serve the Lord. So, nandun yung joy of service sa amin. And so, when I was followed up of being a young Christian, I grow through the church and through the fellowships, nandun yung desire to serve the Lord. Mm. So, nagkaroon din namin kami as a family rin to really follow the Lord and to be obedient to His will and to the Great Commission. Mm. And so,
tuloy-tuloy na yan na from the time that we became Christians, ay naglingkod na kami sa Panginoon. So, kasama na ang aming pamilya. Opo. Yan. So, doon naman po tayo sa usapang love life. Love life. So, paano po kayo nagkakilala? Well, it's strange kasi we learned later na we were involved in a campus organization at the University of the East. Pero ako sa Campus Crusade for Christ, siya ay sa InterVarsity Christian Fellowship. But we did not meet there until after a few years in some other venue na nagkakilala kami sa isang common friend's office. Then we got to know one another and then nag-grow yung aming friendship. That was... Ano yun? Bale, I was in a law firm. Tapos, nakikita ko doon si Jerry madalas, nagpupunta ron para magpa-notarize ng documents. He was with State Land before, hindi ko pa siya kilala. And then, napansin ko, he was friends with everyone in the office. So, yun. So, through that, nakilala ko na rin siya. And then, sometime later, in-invite niya ako sa State Christian Fellowship. Fellowship pa lang, wala pang church noon. Pero 84 na rin yun eh. But it was before the first worship service was held. And it was a Christian fellowship every Tuesday. It was being held here sa 16th floor of the State Center. And then, one time, he used to be the what's this? Yun sa fellowship songs. Song leader. Yeah. And there was a time na the pianist was absent. So he asked me to play the piano. And yon. So, yun, lalo na siyang na in love sa akin. The rest is history. So after that, tama, nandun na yung Gospel Church of Manila, no? But, okay, when Gospel Church of Manila started, I also transferred my membership from my home church in Quezon City to Gospel Church of Manila. That was in 1984 when we started it. Now, when we got married in 1987, I asked her also that she join me here in Gospel Church Manila. So became both members here. And then each one, may kanya-kanya kaming role, may kanya-kanya kaming ministry, and kanya-kanyang iba't ibang mga assignments here. So, dito na po kayo kinasal sa... We got married in 1987 sa home church. Pero member na ako ng Gospel Church of Manila. Kabuning Bible Christian Fellowship. So pareho kami nag-decide to leave our respective churches and be here at Gospel Church of Manila. So paano naman, how was it like growing a family, a Christian family po? Yun ang siyempre, bawat pamilya, bawat couple, parents, yun ang pinaka asam-asam din nila na sa parents to una, pinag-pray namin yung salvation ng aming mga anak. So we have three children, si Gideon Roy, si Eunice Lois, and si Isaiah Dale. So we prayed about their salvation, na sana we would be able to share. And of course, mas influential ang mother, kaya it was mostly si Rose ang nag-share sa kanila ng gospel, and they responded positively to invite Christ as their Lord and Savior. In this case. Ano yun? So from day one talaga, kasi di ba, when we got married, we started attending na here na. So ako, nagpaalam na rin ako sa home church ko and then attended here. And then, yan nga,
may ministry involvements na kami noon, ako, I started sa choir muna. Eh, hindi pa ako, natin pa yung mga dating nag-handle ng choir, sila GK and Nelson, Ormeo, si Joy Sanchez, yan, nandito pa sila. Kasi ngayon, ano na sila, based na sila abroad. So, andito pa sila. So, yun, nag-involve ako doon, and then, nung nag-alisa na sila for good, no? Ako nag-take over sa choir, and then I also did praise and worship. So na ano ko yon, yung keyboard lang. Yo, nag-umpisa kami doon with the late dear friend Mingming, si, and minsan si Pastor Neil din nagsasong lead din niya noon. So puro Don Moen songs noon. Yon. Tapos yun, but at the same time, andiyan yung syempre that children came one after the other. Alam mo yun? And then, yung challenge talaga na, shall we continue in the ministry? Kasi the children are growing up, di ba? And then, mag-aaral. And then, of course, the financial obligations began increasing then. Yung demands, lumaki. So, ano ba yun? Magpapatuloy pa ba sa ministry? Or we just concentrate? At saka we live in far away Fairview. Yun. So, babies pa lang yan, dinadala na namin dito. Yan, silang tatlo. So, hanggang lumaki na sila. Yan. So, yun, napakalaking challenge for us. But, by God's grace, persevere, and God is good. Andito na kami ngayon, ang lalaki na nila. Professionals na. Masasabi namin spiritually independent na rin sila. Yung ganun. So, we are joyful and we are glad about that na tinuloy pa rin, ganun. Kasi by God's grace talaga, nangyayari. These things happen. Mm-mm. At ngayon ay, fully accomplished parent. Yes. Hindi pa rin tapos. Hindi pa tapos. Kasi when you are a parent forever, di ba? So, alam mo yon na kahit may asawa na yung anak, talagang nakaano ka pa rin eh. You still watch over them. Oh, syempre from a distance na. Syempre may sarili na sila eh. Syempre, just like what our parents did to us. Na, pero andiyan sila. Whenever we need them, andiyan yung parents ni Jerry, yung parents ko. So, in the same manner, ganun din kami sa anak namin. Yan. Yan. So, ano naman po yung pinaka, sa tingin niyo po, pinakamalaking challenge or challenges that you face pwedeng as a couple or individually na sa tingin niyo po talagang nag-strengthen ng faith niyo or nagbago po ng buhay niyo? Sa amin nga, syempre, as first-time parents, talagang nandun yung challenge of rearing the children. Of course, may iba-ibang influence yan, school influence, neighbors, whatever. So, nandun yung mga problema, how we should train them. No? So, it's good naman that they were able to join us as parents in worshiping at Gospel Church of Manila. So, malaking tulong yan dahil lahat sila ay tubong Sunday school, diba? Tubong Sunday school yan. At saka, they were also trained in sharing the gospel to others. Sa EE, sa Sunday school. It's EE. Yan. So, malaking tulong yon. So, I believe na malaking impact yan sa kanila, sa kanilang high school life, college life, and also their professional life. And we're grateful na influence sila dito sa GSWAN. Actually, yung nasabi ko kanina, na talaga it's by God's grace na nakapag-persevere kami despite the demands, di ba? Kasi naglalakihan sila, tapos ang layo ng Fairview, tapos involved pa kami pareho sa ministry, where deeply involved in ministry. Tapos, syempre, yung demands ng school nila, yung mga kanya-kanya.
Pero sabi ko nga, looking back, sabi ko, the Lord is really good na He made this all happen. It was made possible because of Him. And to think pa na, both of us were both working. Mm. So, hindi na maiwan yung trabaho kasi syempre, kailangan din yun. Mm. Yun. So, aside from our precious work, nandun yung ano. Talagang yung, ano talaga. Maski sa work namin talagang nandun yung ano, yung involved din yung sa buhay namin yung mga bata. May one time na nasa ano ako because nasa hearing ako. Bil mo, tatawagan ka ng anak mo, nasa kalagitnaan ka ng hearing. Mami, saan nakalagay yung bigas? I will not forget that. Sabi ko, nasa harap ako ng husgado. Tatanungin ako ng anak ko, tatawagan ako sa telepono, saan doon nakalagay yung bigas? Pero sabi ko, when I look back, sabi ko, well, these are the things na minsan pag nadudong ka, stressful. Pero when you look back, well, it's those things that you will treasure. Alam mo yun, na hindi mo makakalimutan. Nakakatuwa lang mga simple things, anecdotes na nangyayari na when you look back, mapapasmile ka. So, going back po sa Gospel Church of Manila, paano niyo po i-describe yung first few years since nandito po kayo since day one. Actually, it's even earlier than day one kasi I was the, sabi natin, coordinator ng State Christian Fellowship. The group composed of employees from the company here at State and from nearby companies. So we meet here every week for fellowship and for nurture. And we were assisted by third counselor ng State Group of Companies, si Pastor Ed Ormeo, who became the first pastor ng Gospel Church of Manila. So, sabi natin, the first worship service, we were just maybe 50 for a start dahil many were supporting us. Pero second worship service, kumunti na dahil nagbalikan na sa kanilang churches, yung mga ibang attendees. And so, we were challenged to really come up with our own members. That's why nagsimula kami sa isang part ng 16th floor, but eventually, lumaki rin. This used to be the canteen. Dito kami nag-worship service. During that time, marami from mostly Binondo, Tondo, Santa Cruz, Intramuros. We also had groups like mga groups from La Salle Campus Crusade for Christ, World City Ministry, and mga professionals in the vicinity. So, maganda rin ang simula until na nag-grow pa, dumami pa, hindi families na, dumami na rin nung ma-attend. Hello. Ito na rin po yung upuan mo. Itong upuan na to? Itong upuan na to ay, this belongs to the canteen. So, pagka Sunday, we move the seats, the chairs, sa side, no, ina-arrange namin dahil may mga tables pa dito eh. So, ina-arrange namin yan. And then, canteen tables. No? So, dito, minumove namin yan. Until na later on, the church became a venue for weddings, for baptism. Ang sabi ko nga, ang hindi pa nagagawa na function ng church ay magkaroon ng funeral services. Jokingly, sabi nga, dahil nga we are located on the 16th floor. Pero I think nagkaroon na po once. Wala pang naiakyat na. Wala pang naiakyat. Yeah, wala pa. Yun. So, jokingly, sinasabi namin, yan ang isang ministry ng church na hindi pa natin nagagawa. Dito, sa Binondo. Ayun. At yung side, aling side po yung first worship service? Worship service. The first worship service, aling part? Ay dun sa office ngayon. Ah. Yung office na doon. Yung fronting the windows, dun yung, that used to be a function room kasi. So, eto, this is the canteen. This portion here is the canteen. The executive lounge and the offices, full function rooms yun. Ganon. So, we moved that
meron ding divider doon. Doon kami nagkaroon ng first worship service. Then eventually, nung dumami na rin, dito na kami sa main hall. Nagkaroon na rin ng renovation, ng some adjustments, no? So, it has become bigger. And praise God for the growth of the church. So, what made you stay for this long sa Gospel Church of Manila? Well, I had no choice. Despite yung sobrang layo po ng bahay niya. Ano kasi yun eh, parang you are growing roots. Alam mo yun? Ito na yung nagiging roots mo as far as God's family is concerned. Diba? Parang hindi na, it's unimaginable for me na pupunta sa ibang church and then establish new relationships. Diba? Ito na eh. Andito na eh. We have grown our roots here. Yun. So, ako, yun ang masasabi ko na siguro, you know, over the years, ilang taon na, 40 years na ang Gospel Church of Manila. Yun eh. Yun na yun eh. Talagang nag-grow na yung roots namin dito. Oo. Yun. So, yan. I was saying, talagang hindi na ako nakabalik. Kasi, after that letter of transfer from my home church, hindi na ako nakabalik doon. Supposedly, sabi nga, pahiram lang muna ako dito to help. But eventually, dito na kami nag-grow. Dito na kami nag-grow ng family. And the children followed also na they become members of Gospel Church of Manila. So now, until the Lord tarries, and dito kami, and then we help in the ministry. Iba-ibang ministry kami ngayon. It's si Rose sa choir and sa in other ministries, worship, you know. And ako rin, I'm more involved in the administration and then sa leadership ng elders and other leaders. Wow. So, thank you po. Ito na po yung last segment. So, dahil kayo po ay part ng 40 God Stories, kayo din po ay ambassadors ng Each One Bring One campaign ng Gospel Church of Manila for our 40th anniversary. So, please invite our viewers po para sa Each One Bring One campaign for them to participate and invite as well. Yes. Thank you. Yes. Sa akin, I'd like to see again those who were part of State Christian Fellowship 40 years ago from State Center, other companies belonging to the different groups joining us here. So I'd like to see you all on our 40th anniversary. Copy. Yes. Each one bring one. So I invite everyone na bawat isa sa atin na by God's grace makapag bawat isa makapag-bring ng at least one. God bless us all. Thank you very much po. Maraming salamat po for this at this time. Thank you. Tapos na po ang kabat. Okay. You made it. I-edit mo na lang at tanggalin mo na lang yung tumawag pa sa akin ng bigaswag na yun. Napasarap lang yung kwento ko. Thank you.